Hi guys, welcome to my channel, Senbin Corner. For today's video, mag-unbox tayo ng graphics tablet. Ito yung Huion 1060 Plus Portable Drawing Graphics Tablet Pad. So without further ado, i-unbox na natin. So ito pala yung box niya. Very premium yung itsura niya, guys. So ito yung pinaka tablet. So itong tablet na to ay meron siyang, ang size nito is 10 by 6.25 inches. Yun yung active area niya. Yun yung active area nitong graphics tablet na to. Tapos yung pressure sensitivity level niya is 2048. So yun yung pressure sensitivity level niya. Tapos ito pa lang ano na to. Ito pa lang yung tablet na to is meron siyang kasamang 8GB na micro SD card. So makikita niyo siya dito. Makikita niyo. Dito siya nakalagay. Dito, dito niyo. Yan, sabor dyan. So, may kasama na siyang 8GB na micro SD. Dito siya nakalagay. So, tanggalin ko para makita. Yun. Yun siya. Ito siya, guys. Yan. Meron siya kasama. Free to 8GB na micro SD card. So, dito lang siya na. Tapos, kung mapapansin nyo, meron siyang mga buttons dito. So, ito palang mga buttons na to is pwede kang mag-assign ng keyboard keys like Control plus S, Escape, Space, Left bracket, Right bracket, etc. Yung driver niya, naka-save lang dun sa SD card. Install nyo lang siya para ma-configure nyo yung key combinations na gusto nyo. Ito naman yung cable para ma-charge nyo yung stylus. Bali, ano siya? USB Type A to DC plug. So, ito yung ano, DC plug. Yan. Tapos, ito naman yung warranty card. Ito yung warranty card niya. So para siyang ano, para siyang CD. Yan. Ito yung warranty card niya. Tapos ito naman yung, ito naman yung manual niya. So nakalagay dito, Inspiroi New 1060 Plus Quick Start Guide. So ano siya, translated siya sa ano, iba't ibang language. So, merong English, tapos merong Chinese. Yeah. So, okay. Okay naman siya. Nasa English at saka sa iba't ibang ano, language. Tapos, dito sa side ng box, yun. Nakalagay naman dito, yung ito yung cable para dito sa tablet para ma-connect siya sa laptop niyo or sa PC. Kung daw ako nagkakamali, ano to, micro USB tsaka USB Type A. So try natin siya yan. Try lang natin siya ikabit. Ito, medyo mahaba rin siya. Mahaba rin yun. Siguro mga nasa 1 meter siguro to. So, saksak nyo lang siya dito sa gilid. Tama, dito. Dito lang siya sa gilid.
So yan, nakasaksak na siya. So itong dulo naman niya, ito yung isasaksak niya dun sa laptop niya or dun sa PC niya. So yan, ito siya. Tapos, ito yung pinaka-ano niya, ito yung pinaka-stylish niya. Itong stylus niya, meron din siyang dalawang buttons dito. So, pwede mo rin siyang i-customize. Pwede mo rin i-customize itong ano na to. Itong button. Para din siyang ano eh, para din siyang mouse. So, pwede mo kasi priority by click. Ito yung ano, yung pick button. So, pwede mo siya rin i-assign. Tapos, meron siyang takip. Kasi ito yung pen nibs, ito yung pinaka pen nibs niya. So, may kasama din siyang ano, pampalit ng pen nibs. Pampalit na itong pen nibs. Check natin. So, ito siya. Ito yung pen nibs niya. So, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na spare na pen nib. So, in case na kailangan nyo siyang palitan, so meron kayong 8 na reserva. Tapos ito yung pinaka-ano niya, yung pantanggal. Yung pantanggal nibs, pen nibs. Ito. Tapos ito palang lagayan ng pen nibs na to, ito rin yung magsisilbing base ng pen stand. Kabit natin. So ito siya, meron siyang mga notch sa ibabaw. Yan, dyan nyo ilalagay yung stylus pen nyo pag di nyo siya ginagamit. So yan ang gamit niyan. Tapos, ayun, wala na. So, bali, ano, nabili ko to sa Lazada for about 3,115 pesos. So, kung interesado kayo, ilalagay ko na lang yung link sa description box. So, hanggang dito na lang yung video natin for today. Kung nagustuhan niyo yung video na to, please like, subscribe, hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos pa na i-upload ko. So, thank you for watching. See you in my next video. Stay safe always. God bless.